Uy, nandiyan na pala kayo. Good morning, class! Kumusta kayo lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ha, at ingat pa rin tayo dahil hindi pa rin tapos ang pandemya. Stay safe. Mag-face mask pa rin at saka face shield. At huwag laging lalaro ng maglalaro sa labas ng bahay. Diyan muna kayo sa loob ng bahay at mag-aral ng maigi. Ngayong araw, bago tayo mag-umpisa ng discussion natin eh, umpisa nito ng isang awit. Ito'y kanta na nilikha namin ni Sir Arnold Serrero. Matutunghayan natin ang mga magagandang tanawin sa bansa. Likas na ganda ng mga tanawin. Iba't ibang estilo sa pagguhit o pagpinta o sining sa pagpipinta. Kapaligiran, ingatan at alagaan. Pero bago ang lahat, siyempre kailangan natin malaman ang mga objectives. Number one, may paliwanag ang halaga ng mga magagandang tanawin sa bansa. May pagmalaki ang mga magagandang lugar na kaguhit
na napiling magandang tanawin. Makilala ang mga likha ng ilang tanyag na mga pintor. Matukoy ang ilang mga bahagi ng landscape painting. Makaguhit ng sariling likhang sining. Wow, ganda yan. May paliwanag ang halaga ng mga magagandang tanawin sa bansa. May pagmalaki ang magaganda at makasaysayang lugar. Makaguhit na gamit ang mga complementary colors. Malaman ang bahagi ng larawan. Mapahalagaan ang ganda ng paligid. Magpinta ng may mga tamang espasyo. May tukoy ang mga detalye sa landscape painting. Yan. So, yan ang gagawin natin ngayong araw na to. Sit back and relax. Ako nga pala si Sir Jong, ang inyong happy teacher. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa arts. Kasi tapos naman tayo sa music. So, mga magagandang tanawin sa bansa. Talaga namang maraming magagandang tanawin na makikita sa ating bansa. Kahit dito sa Los Baños, maraming magagandang tanawin. Ang ating bansa ay tunay na pinagpala. Zone, Visayas at Mindanao. Maraming magpupuntahan at dapat natin itong ipasalamat. Tama. Mga elemento ng sining. Yan. Ang kulay ay binubuo ng tatlong magkakaibang katangian. So kulay, may tatlong katangian daw. Yung hue, pangalan ng kulay. Red, blue, yellow. Intensity, kalidad ng liwanag. Tapos yung value, yung kalinawan o kadiliman ng buhay. Okay. So, mainit na kulay. Kulay ng apoy o araw. Pula, dilaw. Yung mga malalamig na kulay naman ay kulay ng tubig o langit. Asul o berde. Sipin nyo, pagka ikaw ay masakit ng mata mo, tumingin ka lang sa berde, sa mga puno. Yan, mawawala ang sakit. Meron din tayong primary colors. Ano ba yung primary colors? Pag sinabi mo primary, ito yung pangunahing mga kulay. Yellow, blue, red. Ulitin natin. Yellow, blue, red ang primary colors. Magagamit ang mga ito para makabuo ng ibang kulay. Susunod naman ay secondary colors, pangalawang mga kulay. Ito ay green, orange o kahel, violet or lila. So maliwanag ha? So, marami tayong mga kulay. Pero ano ba mga sinisimbolo nito? Sabot na mga kaya, ang asul o blue ay kalungkutan, dalamhati, kabanalan, ting! Langit, tubig, kaalaman. Yun, importante ito. Kulay pula. Ito ay simbolo ng katapangan. Kaya nung kaya-entry pula pa siya, diba? Sa mga bayan natin. Dugo. Takot ka ba sa dugo? Apoy. Yan, mag-ingat lagi sa apoy, lalo yung mga bata. Mag-ingat tayo. Init. Medyo mainit na. Pero ngayon panahon ng magpapasko, malamig. Pero malamig na mag-summer, kaya init. Masaya. Masayahin ang pula. At pwede rin galit. Galit ako! At kasalanan. Eh, pananaw lang naman nila yun eh, di ba? Ito namang dilaw, ay sumisimbolo sa inggit. Hindi maganda yung inggit, ha? Masaya. Ha, 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 masaya. Apoy. At init. Yay, init. Init ng araw. Ang orange naman, o kahel, ay karunungan. Wow. Kaya pala maganda yung kulay orange. Karunungan yan. Verde or green. Ito yung sumisimbolo sa atin, mga tao. Kalikasan. Napaka-importante ng kalikasan. Mahalin natin yan. At syempre, kaginhawaan. Lahat tayo ay gusto maging ginhawa ang buhay. Violet o lila ay kalungkutan. Marami na nawawala dahil sa COVID. Dalamhati, kapayapaan at kabiguan. Yun. Diba? Pagka ikaw ay iniwan ang mahal mo sa buhay, kabiguan yun. May mga bagay kang hindi nagawa, kabiguan yun. Brown. Ang brown naman ay sumisimbolo sa bahay. Siyempre, importante, kahit maliit lang ang bahay, basta masaya. Kahoy. Siyempre, dyan tayo kumukuha ng
Maraming gamit ang kahoy. Mga gawang mekanikal, kulay bronto yan. Puti, katulad ng suot ko. Kalinisan, siyempre. Dalisay, simple. Yan ang mga dapat, simple ka dapat. Religyoso. Mahal, diba? Kabutihan, importante yan, maging mabuti ka sa kapwa. Ang itim naman ay misteryoso. Hiwaga, kasamaan, yan, itim na yan, mga eh. At makasalanan. At pwede rin kalungkutan ng itim. Number two, hugis. Ito yung tumutukoy sa sukat. Mabibigyan na ako ng ibang example para maintindihan nyo lalo. Bilog o circle. Bilog ay sumisimbolo sa buhay. Mundo. Mundo ay spherical o bilog. Walang hanggang yan, paikot-ikot yan, di ba? Pagtulong-tulong at susunod, kudrado o square. Balanse yan, balanse o pantay-pantay. Yan ang importante sa atin, dapat pantay-pantay tayo. Hindi ka tumitingin ng pataas o pababa. Pantay ang tingin. Susunod ay tatsulok o triangle. Ibig sabihin doon ng tatsulok ay katalinuhan. Kataas-taasan. Siyempre, patusok yun, di ba? Nandun sa taas, triangle. Kalaliman, malalim. Kabanalan. Okay? So, sana may naintindihan tayo sa mga bagay na patungkol sa hugis. Ang susunod naman ay linya o line. Ito yung pinakasimple. Pinakanuno. Pinaka-universal. Pag nakakita ka ng pahigang linya, ibig sabihin ito yung dalamhati. Kapayapaan, katahimikan, at kamatayan. Yung patayo naman, yung patayong linya, ay balanse o lakas ng loob. Tibay at lakas ng loob. Di ba yung sinabi sa kanta? Pahalang, paggawa, aktibong galaw, palikuliko, o palikuliko sa buhay, dalamhati. Yan. Susunod naman yung tema or theme. Ang tema naman ay pangkalahatang kahulugan na ginagawa. Bago mo gawin isang bagay, dapat intindihin mo muna kung ano yung tema mo. Para paggawa ko ng kanta, kailangan alam mo yung tema. Kung pwede ba itong masaya, pwede malungkot, o pwede sa lahat. Susunod naman ay tekstura. Texture sa English. Umaapela sa pandama o paghipo gamit ang kamay. Yan. Magaspang. Magaspang to pag may balbas eh. Ibig sabihin ng magaspang ay lalaki. Masungit. At dalisay. Yung makinis naman ay babae. Mabuti at dalisay. Doon sa magaspang pala ay masaya ha, masaya. Tao lang po nagkakamali. Yo, kagamitan! Kagamitan lang para sa pagpipinta ay brush, papel, lapis, watercolor, at iba pa. Kung mga crepas naman, andyan din yan. At kailangan sa lapis ay laging tasa. Diba? Doon sa tinuro ko sa inyo paano magtasa ng tama. Sunod naman ay balanse. Dapat pagkakatulad ng timbang sa hugis, sa laki at kulay. Pag gumagawa ka ng isang obra, dapat balanse yan. Hindi lahat malalaki, hindi lahat maliliit. Kailangan balanse. Okay. So, activity number one. Pag masanang mga larawan na ito, umuwata ng ating mga kwaderno, ha? Isulat ang mga sumusunod sa inyong kwaderno. Okay. Yan. Number one picture natin. Yan, Poway Church. Number two, Banawi Rice Terraces. Number three, Puerto Princesa Subterranean River. Number four, Historic Town of Vigan. Okay.
So, pagmasan yung Mege, yan na. Pumunta tayo sa Paway Church. Ang Paway Church ay tinawag na San Agustin Church of Paway. Ito isang Roman Catholic Church na matatagpuan sa Paway, Ilocos Norte. Nakapunta na ako dyan. Sabi, sarap pumunta dyan. Ito yung nakompleto noong 1710 at naging UNESCO World Heritage Site noong 1993. Isipin nyo, Miguel, napakaganda niya. Okay, sana makarating kayo dyan. Next naman, Banawe Rice Terraces. Ito yung gustong-gusto kong puntahan at pangarap kong makarating dyan, makagawa ng isang kanta. Ito ay hagdang-hagdang palayan ng Banawe. Curved terraces gawa ng mga Igorot people natin. Mga ancestors natin, sila ang tumabas niyan. Tinawag din siyang 8th Wonder of the World. Grabe, ang ganda. At meron siyang 4,900 feet above sea level. Isipin nyo, ito yung sea level. 4,900 feet ang taas niyang Banawe Rice Terraces. Number 3. Ito yung Princesa Subterranean River or Underground River. Panalo yan. Sobrang panalo. Ito yung matatagpuan sa Palawan, Philippines. Naging UNESCO World Heritage Site in 1999. Grabe. Yan ha. Ito yung naging Underground River din. Gusto ko rin makarating dyan. Pang-apat, yung Historic Town of Vigan. Ito ay tinatawag na Calle Crisologo. Grabe, napuntahan ko to. Akala ko talaga ay grabe. Maliit lang na kalye, pero nandun yung mga ginawang kolonyal at Asian architecture. Makikita nyo yung mga bahay-bahay. Sobrang ganda sa may Ilocos Region. Okay, unang tanong ko. May napuntahan ka na bang magandang tanawin? Yan, sulat nyo ha. Number 2. Ilarawan ang iyong nakikita sa napuntahan mong lugar na ito. Number 3, paano mo papahalaga ng mga makasaysayang lugar sa bansa? Number 4, ibahagi ang iyong karanasan sa kasapi sa pamilya. Matindi. Yun. Ako, siyempre, may napuntahan ka na bang magandang tanawin sa bansa? Hindi na ako lalayo ha, sa Baguio. Taon-taon napunta kami dyan. Ano at saan ito? Ito yung natutagpuan sa may norte. Medyo madali na lang pumunta doon kasi sasakay ka lang ng Victory Liner eh. Pero nung araw talagang mahirap. Dadaan ka pa sa dalawang bahagi, dalawang lugar. Pero doon kami dumadaan sa May Marcos Highway, hindi siya nakakatakot. Ilarawan ang iyong mga nakita sa napuntahan mong lugar na ito. Maganda siya. Bulubundukin. Ito yung plato. Dito mga matatagpuan ang kasiyahan. Masaya, magagandang tanawin. Nandito yung mga basa. Maraming bagay na masayang puntahan sa Baguio. At sana makarating kayo. Paano mo mapapahalaga ng mga makasasayang lugar sa bansa? Taglikin natin, di ba? Dito tayo mamasyal. Ito lang tayo sa Los Baños. Maraming mapapasyaran dito. Napakaganda ng lugar. At huwag tayo magtapon ng basura. Mahalin natin dito. Huwag tayo magkalat. Ibahagi yung karanasan sa pamilya. Yun. Actually, kasama kong pamilya ko, na taon-taon pumupunta kami ng Baguio. Ngayon lang hindi, gawa pandemic at delikado pa. Sana marating nyo rin yun. At masaya, Mines View Park, napakagandang lugar. Masarap huminga. Pero manipis lang ang hangin doon, kaya akala ng iba ay mahirap. Pero napakasarap. Malamig, sobrang lamig. Hindi sila nagpapatay ng aircon. So, kapag meron tayong konting ambag, ay magbigay tayo para makatulong sa ating mga magagandang tanawin. Yun. Yung nga pala, yung Underground River ay voted as new 7 wonders in nature noong 2012. Okay, class? So, meron tayong activity rin. Activity number 2. Ibigay ang mga gamit ng kagamitang pansining na ipapakita ko dito. Okay? Number 1. Ding! Yan. Number 2. Yan. Number 3. Okay. Number 4. Yan. And number 5. Importante yan. So, number 1. Lapis. Yung lapis ay isang gamit na panulat o pansining. Karamihan ng mga lapis ay gawa sa graphite. Ang graphite yung itim.
Tapos meron siyang balot na kahoy, di ba? Yung nga lang, sabi ko nga sa mga estudyante ko, pamunta sa sanang lapis gamit ang cutter, humingi ng tulong sa mga mas nakakatanda. At mahirap baka masugatan. Meron naman tayong pencil sharpener. Number two is long bond paper. Ang papel na may sukat na 8.5 by 13. Dito gumuguhit. Gamit ang lapis muna, tapos magkukulay gamit ang Crayola o yung watercolor. Ito naman, watercolor o Crayola. Ang watercolor ay pigment ground in gum. Nakalagay yun sa mga tube. Minsan naman, nakalagay doon sa isang mismong watercolor applied with watercolor brush. Yan na. Magdadagdag lang tayo ng tubig para doon sa painting surface. Usually, paper. So, kailangan ng watercolor, tsaka brush, tubig. Yan na. Number four, ang watercolor or water container, lagayin ng tubig yan para sa painting. Ingatan lang ha, kasi baka mamaya kung ano maisundot nyo doon, baka mainom nyo yung tubig. Dapat tandaan nyo yun. Ihulay ang mga water container sa tubig ng inuman. Mahirap na, bula ang bibig nyo dyan. And number five, basahan. Napaka-importante yung gamit to, o rag. Kasi pamunas to ng mga parting basa at panilis din ng maduming lugar. At tandaan, pagkatapos natin mag-drawing o mag-painting, situit na, maitabi natin natin mga gamit, maitapon yung mga basura sa tamang basurahan para hindi tayo makagulo. Baka mamaya nga, makuha yung tubig sa ginamit sa watercolor, mailagay sa tinola, ibang usapan na yun, di ba? Okay, so, maliwanag class? May tanong pa ba? Okay. So, sabi dito, huwag maging dayuhan sa iyong sariling bayan. Lakbayin ang Pilipinas at sarili tuklasin. Napakaganda yan. Huwag tayong maging dayuhan. Ang hirap, kung pumunta kami sa ibang bansa, ganyan din. Sabi doon, pumila. Hindi napila sila. Ang mga Pilipino talagang disiplinado yan. So, huwag natin, huwag maging dayuhan sa iyong sariling bayan. Lakbayin ang Pilipinas, sarili tuklasin. Doon mo makikita ang ganda ng Pilipinas. Okay! So, dumako naman tayo sa arkitektura o natural na likas na ganda ng mga tanawin. Yan! Isa sa mga tanyag na pintor ng bansa ay si Fernando Amarsolo. Bawat pintor ay may kanya-kanyang estilo sa pagbibinta. Kapansin-pansin na katangi-tangi ang kanilang mga estilo. Ito ang nagiging tatak nila o pagkakalilan lang sa mga oblang nagawa nila. Pinapayag nila ang kanilang damdamin sa kanilang pagpipinta. Kagaya ko, paludodrawing ako, kung ano yung ipipinta ko. Kung galit ako, ilalagay ko doon galit. Pero hindi sulit na galit ha. Masaya, masaya. At siyempre dapat may pinta. Sino ba si Fernando Amarsolo? Si Fernando Cueto Amarsolo ay isa sa mga pinakamagaling na pintor ng bansa. Portraitist siya. Ibig sabihin, nagdodrawing siya ng mga mukha. Dinodrawing niya yung iba-ibang tao gamit ang watercolor. Pintor siya ng rural Philippine landscape. Ibig sabihin niya magagandang tanawin na makikita sa Pilipinas ay kanyang ipinipinta. Ito yung napakahusay nito. Ang paggamit ng liwanag sa kanyang sining. Yun, kita-kita, bakas-bakas. Sa kanyang mga obra, yung paggamit ng araw. Kita-kita mga reflection na ganyan, di ba? Huwag naman yung ganito kasi kita-kita yung reflection ko dito. Pinanganak sa Maynila. Nag-aral sa Manila Central University or MCU at sa UP system. Isipin mo, antindi yan. Naging National Artist of the Philippines for Visual Arts. Napakahusay. Ang mga likha niyang mga obra ay yung Planting Rice, Dalagang Bukid, yung Mestiza, at marami pang iba. Ito, tingnan niyo yung mga litrato ng mga likha niya, Fernando Amarsolo. Okay, di ba? Napakahusay ni Fernando Amarsolo. Idol! Sobrang galing yan. At marami pang ibang mga featured artist na pintor. Napakaraming magagaling sa atin. Dumako naman tayo sa color wheel. Yan! Yung color wheel ay gulong ng mga kulay. Bilog yan. Color, kulay, wheel. Color wheel.
Isang bilog na nagpapakita ng iba't ibang kulay. Maliwanag. Pinagsama-sama, lumilitaw pa ang iba't ibang mga kulay. Pag pinagsama-sama mo to, malalaman natin. Ang kahulugan ulit. Ulitin natin ang kahulugan nila, ha? Yung asul, kalungkutan, dalamhati, kabanalan langit, tubig, kaalaman. Yung pula, katapangan, dugo, apoy, init, masaya, galit, kasalanan. Dilaw, inggit, masaya, apoy, init. Orange, karunungan, berde, tao, kalikasan, kaginhawaan. Violet naman yung kalungkutan, dalamhati, kapayapaan, kabiguan. Ang brown ay bahay, kahoy, mga gawaing mekanikal. Yung puti, kalinisan, dalisay, simple, reliyoso, kabutihan. Ang itim ay misteryoso, hiwaga, kasamaan at makasalanan o kadiliman. Nagbibigay kulay ng pagpipinta sa paggamit ng complementary colors. Ano ba yung complementary colors? Ang complementary colors ay kulay na magkasulungat sa color wheel. Yan. Ito ang dalawang kulay na makakagawa ng matingkad na kulay. Ang complementary colors ay ang mga kulay na magkakasulungat sa color wheel. Tama! Kagaya ng red, ang kanyang kasalungat ay green. Ang blue naman, ang kasalungat niya ay orange. Ang yellow, ang kasalungat ng yellow ay violet. So, ito ang example ng complementary colors. Yan. Ganda ng sining, ano? Ang ating bansa ay biniyaan ng magagandang tanawin na may natural na likas na ganda na sadyang nakakaakit sa mga dumarayong turista. Napakarami pumupunta rito. Ang mga ito ay mas lalong napaganda ng tulong ng arkitektura na ipinapakita ng pagiging balikhay ng mga Pilipino. Sadyang kaakit-akit na pagmasa nito, mga magagandang tanawin sa bansa. Yan. Ang pagpipinta ay isang uri ng sining kung saan pwede mong ipahayag ang iyong damdamin o saalobuin sa pamagitan ng pagpinta ng mga bagay-bagay na ayon sa iyong kagustuhan. Katulad ng mga estilong gamit ng mga tanyag na pintor dito sa ating bansa. So, ang mga tanyag na pintor ay may kanya-kanyang estilo. Estilo sa pagpipinta. Kapansin-pansin din na katangi-tangi nilang mga estilo. Yung mga tatak nila. Yung sinabi ko sa inyo kanina, may kanya-kanyang silang style. Kasi hindi magandang kumopya ng obra. Parang kanta yan eh, di ba? Hindi pwedeng kumanta ng ginagaya mo ang isang awit para makalikha ng isang bagay. Kagaya din yan ang pagpipinta, dapat original ka. Liwanag! Yes, sir. Di ba? So, mamaya ha, magpipinting tayo ha. Next! Iba't ibang estilo ng pagpipinta. O iba't ibang estilo sa sining sa pagpipinta. Ayos. Ang tamang espasyo ng mga bagay sa isa't isa ay may papakita sa pamamagitan ng paglalagay ng foreground. Yan. Middle ground. At background. Ang bagay na foreground o bagay sa foreground ay kadalasang malalaki at pinakamalaki o pinakamalapit sa tumitingin. Yan ang foreground. Yan, example yan. Ang bagay naman sa background ay nasa likod at kadalasan ay maliit lang. Kaya nga, background eh. Yung middle ground naman, may mga katamtaman na laki. Mga bagay na nasa pagitan ng foreground at sa likod yung background. Ito rin na mga bahagi ng landscape painting. So, every time na magagawa sila ng painting, mayroong baba, yung foreground, middle ground, yung nasa likod, yung background. So, in drawing number one, foreground, may puno at may hill. Yung middle ground niya, mga halaman at puno. Yung background naman, ay bundok, may sky, at buwan. Yung, tignan niyo yung drawing number one. Okay, in drawing number two, meron siyang puno at lupa. May lawa o dagat at mga puno. Yung background naman niya, langit at may buwan.
Ganun eh. Ganun talaga sa mga painting, ang hilig nila sa mga araw, sa buwan, mga puno, yung pagmamahal sa kalikasan. Yes. So, ito na. Andali lang ha, class. Taglay ng ating bansa ang pagkakaroon ng maraming likas na tanawin na nagpapayaman sa pagiging Pilipino. Eh, pagmamalaki natin to sa buong mundo. Sino ba naman din pagmamalaki ng Pilipinas? Eh, napakatindi ng ating bansa. Ang mga ito ay nagiging inspirasyon ng mga Pilipinong pintor sa kanilang papipinta at papipinta ng iba't ibang mga dibuho o obra. Ito lalo pang pinapatingkad ng paggamit nila ng complementary colors. Ito nga, yung sinabi kong kulay na magkakasalungat. Balikan natin na larawan ng color wheel. Ang mga kulay na direktang na magkakaharap ay tinatawag na complementary colors or complementaryong kulay. Pag hinalo ang komplementaryong kulay, makakabuo sila ng kulay abo o puti o itim. Maliwanag, pag pinagsama-sama doon yung complementary colors, magiging kulay abo yun. Magiging puti o itim. Pero kung gagamitan ito ng kombinasyon sa pagkukulay, ito yung makakagawa ng iba't ibang ganda, lalo na sa proporsyon o proportion ng isang prinsipyo na pinagagawa ng likhang sining. Siyempre, kailangan may proportion yan tsaka balance, di ba? Hindi lang yan banat ng banat. Yan! Activity number 3! Gagawa tayo ng... Ito, palagin nyo ito ha. Okay. Isang seascape. Tingnan nyo maigi. Ginawa ko yan. Banat! Gagawin nyo yan sa inyong kagwerno ha. Gagawa kayo sa, o kaya sa isang... malinis sa papel. Punta naman tayo sa pagpipinta ng larawan. Ito, sabi ko nga sa inyo, pinaghalo ko yung watercolor at saka yung pastel at saka crayon kasi hindi naman lahat gumagamit ng watercolor dito para meron na tayong introduction. Makikita natin dyan sa video o sa picture, meron tayong foreground o yung harapan. Ito ay espasyo na matatagpuan sa inyong dibuho o maaling labas ng iyong bintana. Ito yung mga bagay na malapit lang sa inyo, nasa inyong harapan lang. O kaya sa labas ng iyong bintana na malapit lamang sa mga tumitingin. Diba? Pag-gising mo ng umaga, o kaya sa gabi, bubuksan mo lang yung bintana mo. Pag tanaw mo ganyan, yun yung foreground. Yung pinakamalapit, yun ang foreground. Yung middle ground naman, yung gitnang bahagi, ito yung larawan na nagpapahayag doon sa may kalagitnaan ng obra upang may pakitiin ganda ng isang obra. Tandaan natin ha, hindi mabubuo ang isang sining kung hindi magkakasama ang tatlong bahaging ito. At sa yung sa likod naman, yung background, usually ito yung mga nasa likod. Yung sky, stars, yung buwan, yun ang background. Maliwanag! Okay! Sana, marami kayo natutunan ngayon ha. Yung activity natin, yung kanina 3, nagawa na natin yun. So, next, activity number 4, ay pakinggan natin ang awitin ng Masdan Mo ang Kapaligiran. Okay, ang Masdan Mo ang Kapaligiran, isang kanta na sobrang sikat na ginamit. Kapaligiran, ingatan at alagaan. So, pag-uusapan natin dito sa aking makakaya ang tungkol sa pagmamahal sa kapaligiran. Yan. Tunghayan natin ang bahagi ng awiting Masdan Mo ang Kapaligiran na inawit ng legendary band na Asin. So, maaari mong kantahin ito o maglalagay ako ng video mamaya. Sasagutin mo yung mga tanong sa ibaba gamit ang iyong kwaderno. So, ito yung kantang wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran. Ito yun. Pakinggan nyo ha. So, ano ang mensahe ng awitin? Number 2, bakit natin dapat alagaan ang ating kapaligiran? Number 3, sa paanong paraan mo may papahalagaan ang ating kapaligiran? Number 4, kung bibigyan ka ng pagkakataon na lakbay ng ating bansa, saan makasaysayang lugar mo nais pumunta? Ipaliwanag. Number 5, may ilalaro mo ba ito sa pamagitan ng pag-uhit? Abay, siyempre naman.
Abay, siyempre naman. Abay, siyempre naman. Okay. Tulungan ko yung sagutin to, ha? Para meron kayong idea. Ano mensahe ng abitin? Siyempre, pagpapahalaga sa kapaligiran. Sino bang may ayaw na madumi ang langit, madumi ang hangin, napakadumi ng ating mga lawa? Kitang-kita natin. Dati ay lumulutang ang mga basura sa lawa. Tapos, pag tayo bumabiyahe, nasakit sa dibdib kasi ang baho, ang usok, smog, ano na, yung puro madumi sa dibdib. Tapos, pagpunta mo sa mga probinsya, doon ka na nakakapunta ng mga masasarap na hangin. Napakabango ang hangin. Napakaganda sa baga. Okay. Yung mga pagmamahal sa puno. Kailangan mahalin ng puno. Kaya pag napuputol ng mga puno, nagkakaroon ng matinding baha kasi inuubos natin ang kabundukan. Sobra na. Sobra na. Sobra na. Tinaas namin yan dito sa amin. At maraming lugar sa Pilipinas na pinuputol ng puno, binibenta, nagiging, sabihin natin ha, sinisira nila ang kalikasan. Nagagalit ang Mother Earth at napaparusahan tayo, nagkakaroon ng matinding baha. Okay, bakit natin dapat alagaan ang ating kapaligiran? Madumi na ang hangin. Pati ang mga ilog natin. Dati kaya ang kulay asul, itim na ngayon. Namamatay na ang mundo. Nasisira na ang kalikasan. Sobra. Di natin nararamdaman niya. Buti nga na pag hihiwalay na natin yan na nabubulok sa di nabubulok at itatapon natin sa tamang lugar. Maraming pa rin yan. Tabi-tabi po. Nasa jeep, nasa bus, kung saan, dalakad, tatapon lang kakain ng candy, tatapon yung basura, kakain ng ice cream, buwan naman kinakain man. Sana man lang, isibid lang nila sa isang container, plastic, o lagay sa bulsa. Tapos tatapon nila sa bahay nila para makaibos ng dumi o kalat sa mundo. Sa paanong paraan mo mapapahalaga lang kapaligiran? Yung sabi ko kanina, itapon ang mga basura sa tamang tapunan. Paghiwalayin ang nabubulok sa di nabubulok, mahalin ang dagat, ang mga puno, ang kalikasan, ang mga halaman, mahalin natin, ang kalupaan. Grabe. Panahon na. Wala na nga tayong laban sa COVID eh. Mamamatay pa kalikasan. Saan tayo pupunta? Hindi ko alam. Okay. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na lakbay ng ating bansa, saan mong makasaysayang lugar na gustong pumunta? Ipaliwanag. Ako, pangarap kong makarating sa aking birthplace sa President Quirino Sultan Kudarat sa Mindanao. Dito ako pinanganak. Gusto ko makita yan. Number 5, may larawan mo ba ito sa pamamagitan ng pag-uwit? Simple man ang maganda. Mahalaga, ipapakita mo ang damdamin mo sa pag-uwit. Huwag mo kahihiyain yung drawing mo. Kasi doon ka pa. Diba? Kahit, ang ayaw ko lang talaga yung stick people. In-encourage ko kayo na yung stick people, lagyan nyo na lang laman para hindi sa mukha maging payat. Subukan nyo, walang masama mag-try, diba? Okay. So, nasa akong gawin nyo yan, ha? Sa inyong notebook. Yan na. Assignment na. Assignment, class. Siguro magtala ng mga magaganda at makasaysayang lugar na napuntahan mo na. Sumulat ng isang sanaysay na maglalaman sa ito. Okay, class? May tanong ba? Sana naintindihan niyo aking simpleng diskusyon tungkol sa ano to. Kung may tanong kayo, huwag kayong mahiyang mag-message sa akin sa aking messenger. May tanong ko ba? Okay, mag-iwan ako ng isang magandang quote para sa ano. Maraming salamat. God bless you. Stay safe. At sana naintindihan niyo ang aking pinagkasabihin na ano. Thank you. Goodbye, class.